Paglebak-lebak na taon, with evidence nga po, butata. Nako, tumahimik, gulong-gulo ang isipan, hindi alam kung ano ang isasagot ni Stella Kimbo kay Congresswoman Herrera. Napansin na mga netizen na tila natatarantan na si Stella Kimbo na parang may pinagtakpan na korupsyon. Nga ko gustong pagtakpan ang bilyones na savings, mga kabibig. Kaya gustong malaman ni Congresswoman Herrera kung nasaan ba ang savings ng mga ahensyang ito. Nako, sabi pa ni, ano ba, ni Congresswoman Herrera, tayo ang gumawa ng batas. Bakit parang binabaliwala ito? Tapos hanimbawa pa ni Kimbo na parang pupunta ka ng bangko, mag-savings ka. Pero sabi ni, ano ba, Congresswoman Herrera, we're not talking about the bank. We're talking about the law. Nako, napahiya si ano, si Stella Kimbo. Kaya ito, kabibig ha, ito yung bardagulan. Ito yung sagutan ni Stella Kimbo at ni Congresswoman Bernadette Herrera, sino sa inyo ang totoong nagsasabi ng katotohanan? Saan kayo panig? Stella Kimbo or Bernadette Herrera? Ito ko, kabibig ha, manood tayo. Pero ako, alam ko naman na mas marami ngayon ang humanga kay Congresswoman Bernadette Herrera. Mas marami nagsasabi ang galing niya. Ito, ginamit mo ang pera na hindi para doon. Qualified theft na to. O kaya pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po doon sa libro ay book. Ang tawag po doon, budol. Yan po ang sinasabi natin. Tama. Pagdating sa ibang ahensya, katulad ni VP Sara Duterte, ang lupit nilang mag-imbestiga. True. Ang lupit nilang magtanong ng mga pondo kung nasaan. Correct. Pero sila, meron pala silang tinatawag na earmark na palipat-lipat yung pera. At pagkatapos, nawawala yung pera, wala nang may alam kasi nga, sila-sila, walang record. Correct. Accounts. So, may book of accounts at nandun naman po maliwanag ang book of accounts. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Good question. So, hindi po ginagamit ang revenue. Oh. Maliwanag po 'yon. Yung pera, Madam Speaker. Lumingon sa loyo. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na. Kasi correct, ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Mm. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang national government naman. Katulad yan ng PhilHealth, di ba? Pinasa sa uli ng national government ang exist fund ng PhilHealth. Itong national government talaga. Sino ba ang nasa national government? Or walang proper documentation. Correct. Madam Speaker, uh-huh, sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds, uh-huh, para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun at katulad din. Alam niyo, example lang yung free wifi eh. Sineryoso. Nagbibigay lang ng example si Madam Congressman Bernadette. Biglang sineryoso. Tama, tama. Ako po. Madam sa Speaker, fire trucks, so lahat po yun ay pwede. So, yun ang sistema po ng paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong
legal question ang ating gagalang-galang legal natin. Questions. Nandito naman po ang DOJ. Naku po, nagturo na. Nagturo nga eh. Hindi kaya sagutin si Congressman Herrera. Yes, natakot. Tinuro natakot yung DOJ. Natakot. Anong kinalaman ng DOJ dyan? Hoy! Walang kinalaman ng DOJ dyan. Kayo nga yung mambabatas. Kayo ang gumagawa ng batas. Sumagot. Yung DOJ, sila yung nag-i-implement or ano. Hindi sila yung gumagawa ng batas. Kaya nga nandiyan kayo eh. Nag-i-interpolate kayo eh. Correct. Diba? Para kung sakali, meron kayong baguhin sa batas, patungkol dyan sa mga, patungkol dyan sa pondo, eh, gagawin ninyo. Bakit DOJ? Correct. Ako po. Telakimbo. Judiciary. Pwede Hermes na lang yan. Tanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us. Anong beyond us? Woo! Na-stress na to dahil sa mga bag niya eh, tsaka sa mga relo niya. Oo, hindi tama. Hindi po ako makakapagbigay. Hindi nga nag-wear na relo ngayon. Hindi po ako makakapagbigay ng isang legal opinion. Yan ay pwedeng... Huwag mo nang isali yung mga kasama mo. Ikaw na lang, sarilinin mo na yan. Tama. Ikaw na, ikaw ang tumayo dyan eh. Ayan, ikaw ma-explain. DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We are the power of the person. Correct. Ay, naku po. Correct. Tayo po ang nagpasa ng batas. Ay, naku po, yun na. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit. Tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na, nandyan. Yan ang sinabi ko eh. Pahiya si Kimbo ah. Kayo ang gumagawa ng batas, hindi nyo alam. Correct. Tatanong daw sa DOJ, kasama ba ang DOJ dyan? Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Oh. Na pagka umutang ka ng pera, for such a, diba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Correct. Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalap ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Perfect. Yun. Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? DAP. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government and this is under Executive Order number 449. Oh, nagbasa pa ng Executive Wala Order. Wala nga paper trail. Iwan ko sa'yo, Kimbo. Wala nga record. Hindi niya tinatanong kung saan nang galing yung article or presidential decree. Ang tinatanong niya, nasaan? Nasaan ang resibo? Correct. Ako po. Kimbo. Yan po ang mandato ng ating national... Halata talaga na taranta si Kimbo, no? Kung ano-ano lang pinagsasabi. Nako, Kimbo. Ay, umuwi ka na lang. Umiyak ka na lang. Mag-walk out ka na lang. Dahil kasi nakakahiya. Kasi yung, nung ano nga, yung OVP budget, ang feeling mo talaga, ikaw ang pinakamatalino. Pero ngayon, nga ka pala. Ay. Treasury. So, kung meron pong ano? Legal question na gustong... Legal questions na naman. Talakayin ang ating kagalang-galang na PH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung Supreme Court na naman. Tingnan niyo, naku po. Anong Supreme Court? Ba't nakarating ka na naman sa Supreme Court? Ang pinag-uusapan dyan, yung mga resibo. Correct. Yung records. Nasaan yung records? Records nawawala yung records. Nasaan ang mga pera? Tawa na lang tayo, Kimbo. Ah. Gusto niyang alakayin pa ito. But... Ang pera ay nasa kwintas. Ang pera ay nasa mga luxury brand bags. Ang pera ay nasa relo. As far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya. Maliwanag pa sa sikat ng buwan. Sabi niya, hindi maliwanag sa sikat tirik ng araw. Dahan-dahan ka naman, Congressman Bernadette Herrera. Baka naubusan na ng talino yan. Oh, naubos ng talino na dahil yan? Dun sa mga bag.
Dahil doon sa mga mamahaling relo. Kawawa naman, hindi na siya nagsusuot ng relo. You and I both na both know that natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera. Tapos correct, naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? Correct. So bigla tayong you know, we earmark this certain, in-earmark natin ito sa bawat use niya. Galing ni gusto natin i-make sure that Congressman Bernadette at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, correct, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba, kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi, tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Correct. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance, halimbawa, as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb. Naku po, may para yata sana'y mabilaukan si mama. Mabilaukan sa nilo. Sana'y mabilaukan. Nice word, Madam Kimbo. Bakit lumabas sa bibig niya yung salitang bilaukan? Oo nga, yeah. Shock tayo ito. Tuloy po natin. Absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's again, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Yung understanding daw po ngayon ng gobyerno sa cash management ay yung walang resibo, yung walang records. Naku po. Kawawa naman yung gobyerno natin. Sobrang kawawa. Kawawa po yung gobyerno. Sobrang. Speaker, cash management does not mean gagastusin. Naku po, puro na lang tayo pang bubudol dito, pati sa mga kongresista. Kailangan budulin ang mga tao. So ngayon, sino ang paniniwalaan natin nagsasabi ng totoo? Si Congressman Bernadette Herrera or si Stella Cambao? Kimbo pala. Naku, kumikimbot-kimbot na yata ang bibig ni Estella. Ang sarap halikan ni anong tawag dito? Ang sarap i-hug pala ni Estella Kimbo para malaman niya, ate, ang galing mo, umuwi ka na. Mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ng agencies. There you go. Sampal, I never said, Stella Kimbo, makinig ka. Stick to the plan. I'm just simply saying, you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Da? Sampal? Kahiya-hiya po dito si, si Stella. Stella Kimbo. Naku po. Naging kahiya-hiya siya tama dito. Hoy! Namukha siyang tanga. Po. Dracula! Huh? Naku po. Ito pang si Tambaluslos. Palitan niyo yan. Nakakahiya siya. Okay. Nagbabasa. Ang dami niyang assistant sa likod. Oo nga. Parang siya. Masakit masabihin. Parang hindi niya kaya maging congresswoman. Oh. At sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh, ilan ang earmarked revenues natin. Naka-specify doon na doon lang siya pwedeng gamitin. So, very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? Wow, sakit. Ang sakit tinanong. What is the question?
Yung 1-pound concept, because yan po yung sa Nina sinasabi nyo na ito yung cash management, may 1-pound concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng 1-pound concept. Ano ba ang pinanggalingan ng 1-pound concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yun during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts. Yung... Sige, te-lecturean mo, si Stella Kimbo, para mahimasmasan naman siya dyan. Kasi feeling niya, siya lang ang matalino. Lecturean mo, Day. Go, mga Day. Mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin? Correct. Na hiniram yung perang to? Correct. Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? Correct. So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Analogy na naman. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung isang... Bangko na naman. Wala na bang ibang analogy dyan? Bangko lang talaga. Stella Kimbo. Ang piso na dinipositin ninyo, ay tinatawagan ba kayo para kung paano... Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Galing. Kasi tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. Correct. There you go. Batas ito, hindi ito bangko. Mali, mali ang analogy mo. Di ba? Nagmukha po talagang kahiyahiya dito si Stella Kimbo. Totoo, tama. Parang... Nagmukha siyang kahiyahiya. Kasi nga, ang kanila mga budhi, mga inayupak na yan, si Natambaluslos, tsaka si Dracula, tawuan sila ni Ngagba, yung asawa ni Ngagba, lagi siyang binubugbog. Yan po ang nangyayari sa mga inayupak. Hmm, pala. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin national government kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po, kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact na intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. Ang husay yata eh, no? Ang galing pong magbigay ng explanation. Ang husay ng mga katauhan natin dyan sa may treasury, kaya wala tayong mga resibo. Correct. Mga hoy! Gising. Ako po, Tambaluslos, itong tauhan mo, nagkakalat. Paano nagkakalat? So, lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas. Alam mo, sa ginawa ni Stella Kimbo, the more people don't believe on Martin Romualdez, the more people believe na tama yung mga expose ni VP Sara. Kasi dito pa lang, walang mga resibo. So, it means... pwedeng ma-relate natin ito sa sinabi ni VP Sara na mga dinagdag sa mga budget na hindi nila ang tawag dito, hindi nila inaasahan na dinagdag ng mga kongresistang nagtatago na, 'di ba? So magandang strategiya 'to mga kabibig. Mas lalong madidiin ang mga kongresista nito. Takbo ang balances. Paano nyo nalalamang intact eh kung hindi nyo naman nire-record? Oo, kung walang resibo. Tama. Ano intact-intact ka dyan, Dan? Uy, ba't wala kang relo?
issue lang po because we have na a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? National government na naman! How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DPCC. So, yun ang naging... Smile pa rin, Stella. Halata namang kinakabahan ka na dyan. Smile! Smile sa butike. Ang ganda nga ng konsepto, di ba? Ng cash management. So, that's what it is. So, in other words, when you deposit money sa bangko, yung bangko the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a with. Ang bababaw po ng explanation na, ni ano ni kumagets ni Stella Kimbo. Mababaw talaga. Sumat wala sa hulog, talaga. Wala po sa hulog tong tao na to. Ang bababaw ng kanyang explanation, 100 pesos. Trowal. 'Di ba? Ang usapan lang natin ay nagdedeposito ko ng 100 at any point in time you are entitled to 100 pesos, any serial amount, any serial number, plus interest. Diba? Yun naman po ang binabantayan natin. It's the same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, and to remind you, Honorable Herrera, that you have 3 minutes more. Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ang dinipositok ko eh. So nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. Galing. Ano? Like I said, Madam Speaker. Tignan po ninyo to ha. Ito po seryoso pong usapan to eh. Walang records. Tapos, yung palang mga pera na dapat dito ay ginagamit kung saan saan. Nahinto daw po ito pag upo ni Ngagba. Again. Naku po. Kaya dito, maraming salamat Congressman Bernadette Herrera dito sa pag lampaso mo dito sa tauhan ni Ngagba na to, tauhan ni Tambaluslos tsaka ni Dracula, no? Ito po, maraming salamat po. Diba? As in, nako, hirap bumangon, makabangon ni Kimbo, ni Dracula at Tambaluslos sa pasabog ni Congresswoman Bernadette Herrera. Mga bibig, it's your time na to analyze. Sino ang sasabi ng katotohanan? Saan kayo panig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!